Isang linggo pagkatapos ilagay ang crushed dolomite bilang artificial white sand sa Manila Bay, tanaw na raw ang pinagpatungan nitong itim na buhangin. Ang mga inilagay ng mga artificial white sand sa Manila Bay ay tinawag ng mga netizens na naaagnas o tila nawawala na ang mga itinambak na dolomite. Halo ang mga opinyon ng mga netizens tungkol dito. May ibang concerns sa epekto ng naaano na dolomite sa dagat at ang iba naman ay nagtitiwala raw sa plano ng gobyerno. Ayon naman sa Kalikasan People's Network for the Environment, inaasahan na raw nila na mangyari ito. Dagdag pa nila, hindi daw nagkaroon ng masusing pag-aaral ng masusing environmental assessment ng DNR para matiyak yung engineering solution nila ay appropriate doon sa kalagayan ng lugar. Inexpect na namin na aanurin talaga ng wave action yung white sand. Talagang makikita mo yung itim na lupa kasi yun yung natural doon sa lugar na yon. In the first place, hindi nagkaroon ng masusing pag-aaral, ng masusing environmental impact assessment ng DENR para matiyak na itong engineering solution nila ay appropriate doon sa kalagayan ng lugar. Kung panatilihin daw ang pagiging white sand ng lugar, magiging magastos ito. Dahil tuloy-tuloy dapat daw ang pagtatambak ng mga peking white sand sa lugar dahil tuloy-tuloy itong malalagas. Sabi pa niya, marami daw ang magiging negatibong epekto ng pagkaano ng dolomite sa Manila Bay. Hanggang ngayon, kaliwat-kanan pa rin ang debate tungkol dito. Ikaw bilang isang Pilipino, payag ka ba sa proyektong ito ng gobyerno na sinasabi ng karamihan ay nagsasayang lamang sila ng pondo dahil hindi pinag-isipan ang proyekto? O sinusuportahan mo ang proyekto ng gobyerno dahil sa tingin mo ay tama lamang ang kanilang desisyon? Kung pabor ka o hindi sa proyekto, you can leave a comment at ating pag-usapan. At kung nagustuhan mo yung video na to, huwag kalimutang pindutin yung subscribe button at kalimbangin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong videos. Maraming salamat!